The bleeding put off concerning the former conversation of the old man, which is corrupt according to the deceitfulness. And be renewed in the spirit of your mind. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. Neither give place to the devil. Let him that sows steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace upon the hearers, unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Let's pray. Lord, salamat po sa mga nabasa, Panginoon, mga salita niya na pag-aaralan muli namin, gumulay-bulayan, meditate, Panginoon, pag-aaralan, at i-apply sa buhay, Panginoon. I pray na kayo pong mauna sa amin. Salamat sa amin bilang Panginoon, lalo ni Lord mga pinapanalangin namin. Again, sina Lenden, Panginoon, EG, Panginoon, sila po yung magtuloy-tuloy. Balik love sa inyo, Lord, at makasala, Lord, sa lalong madaling panahon. Ganun din po, Lord, ng bagay pa, Panginoon, sina Kuya June, halang buhay, Lord, tsaka sa kasal din po nila. At mga may sakit po, Panginoon, alalaan po, Lord, Pastor Lito, Susan, Ati Sonia, Panginoon, ay kayo pong magaling, Panginoon, comfort niyo sila. At alam po, Lord, magpatuloy kami sa inyong biyaya, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Mga po na po. Good evening sa lahat. Title po nito is just a verse 24. Ang title po nito, The New Man Created in Righteousness and True Holiness. Medyo mahaba, no? So last week, ang title natin, Walk Worthy of the Vocation. Okay, ulit yung vocation. Mabilisan ko lang to. Sabihin, trabaho. Okay? Mamaya kasi, sasabihin na dyan, walk in the Spirit. Walk not in, amaya, nakabaligtaran naman, no? So, ibig sabihin, may trabaho tayo bilang mga anak ng Diyos, gawin natin, gampanan natin. Kasi nga, napakalaking pribileyo na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Tagalangit ka, punta ka sa langit, kahit anong mangyari sa lupa, eh, mabuti man lang kung, eh, salamat sa Panginoon, mabuti siya, no? Kahit dito nga, papalangit ka na nga, kasi dito, dahil pa rin blessing. Ang sarap, di ba? So, pero meron tayo namang kailangan gampanan. Okay, natapos natin last week. Doon tayo umikot yung ating trabaho, vocation, bilang mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos. Tapos may mga binanggit dito, paano nga natin gagawin yon? Makahumble, okay, forbearing one another, endeavoring, at trabaho. Okay, kailangan iisa tayo. Umikot yan sa isang spirit, one body, one spirit, one Lord, one faith, one baptism, one God. So, dapat magkaisa tayo dahil lang Diyos, hindi naman watak-watak, parang ibang religion. Napansin niyo, pag kahit sa kampanya, kung kahit saan man yan, pag ang gulo, naman dito, bahala na nga. Kanya-kanya na rin tayo. Hindi tayo ganun. Pag nag-instruct ang Panginoon, habang lumalalim ka, doon ka lalong natututo, lalo kang na-appreciate mo, no? Kahit ako, minsan pag maayos yung kampanya, ma-appreciate mo, ah, kaya pala ganun, kasi ganyan. Noong una, hindi ba itindihan yun? Pero habang tumatagal, kaya pala ganyan yung policy, kasi ganyan yung ano, ganyan yung kalakaran dito, kasi para may ma-accomplish ng magandang bagay. So lalo sa Panginoon, okay, kasi dito talagang purong-puro ang Panginoon. Kahit pa may mga false teacher dyan, ang gaya lang sila, sa Panginoon, iisa tayo. Tsaka palago tayo ng palago, lalo natin ay kilala ang iisang Diyos. And then, yun nga, maturity. Okay, so again, ang sample natin ng Panginoon, siya yung panalo eh. Okay? And then, siya yung bakit sa langit, pero
mababa muna sa lower parts of the earth. Yan ang tinalakay natin yan, na impyerno po, no? So, ganun siya kabuti. Siya yung nagbayad natin yung mga kasalanan. Pero siya naman ay umakyat sa langit. So, winner. Pero, siyempre, nung umakyat siya, may mga iniwanan siya dito. So, again, yung nabanggit natin kanina, trabaho, kailangan tayo perform. Hindi pare-pareho tayo ng trabaho. So, walang inggitan sana sa church. Amen? So, magkakapatid, gampanan mo lang yung sayo, doon ka magiging pinakamagaling kasi ikaw yun. Para sa iyo yun eh. Hanapin nyo, nabanggit natin last week ha. Wala pa nagsasabi sa akin. Pastor, ako yung ano, iliinis. Wala pa eh. Ba't kaya? Kasi ano nyo lang yun, nasa inyo naman yan eh. Ako pastor yung ano, ano naman yan. Maganda meron tayong ministry. Okay? So kaya yan, iba-iba. Ito yung pinaka-goal for the perfecting of the saints. Of course, yung iba, maligtas muna. Pag nasa church na, mag-mature. Yan ang trabaho natin. Hanggang, yun nga, mag-mature tayo, may unity, mat maayos, at nakikilala ang Panginoon sa atin. At kinumpara yun sa kabaligtaran, okay, yung mga immature, ano yung example dyan, mga bata. Okay, kaya pag tinawag kayo para kang bata, isipin mo bakit. Ano yung ginagawa ng bata na hindi mo dapat gawin? Okay, matampuhin, yung mga sa mga Kristiyano, ano pa, consistent, di ba? Mamaya, lulubog, lilitaw, ganyan yun eh. Minsan, masaya sa church, minsan ayaw, minsan excited, minsan hindi. Minsan nakikinig, minsan hindi. Ganun ang mga bata eh, di ba? Minsan lang masaya, yan. So, sana hindi tayo ganun. Habang lumalago ka, hindi ka may ganun, lalayo ka sa ganun. At may sinang binanggit dyan na may kasi ng lolo ko. Okay? So, kaya mag-ingat. And then, hindi tayo natapos. So, paano nga? Dapat ikaw ay mapagmahal ka sa mga kapatid. Okay? Para lumago ang bawat isa. Salamat kanina, may tinuturuan dito yung ukulele, di ba? Tuto na si Bad eh. Naging patient na eh. Napansin ko eh. Amen. Ganun. And then, ito yung natin tayo tapos last time. From whom the whole body is fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth. Napakaganda kung marunong ka sa engineering, parang na-imagine mo na yun eh. Kailan lang tingin ako sa mga sakyan nga kasi siguro alam ni YouTube eh, yung aking mga pinapanood. Kaya binigyan ako ng suggestion paano gumagana yung sasakyan. So lahat yun. At least may mga common sa mga sasakyan. Of course, yung mga ang tawag daw sa mga ganyan is internal combustion. Alam na ako. Kasi nga, pare-pareho lang. Lahat siya may piston, lahat siya may fuel, diesel man yan, ano. Pinusunog yun, may camshaft, may crankshaft. Ano pa? Napa-impress ba ako sa inyo? Hindi, magkilala man dito yun eh. Ano pa? May, ano yung papunta sa Tambucho? Mga manifest daw yun. Wala narinig yun eh. Manifest. Yun daw yun eh. So, yung umihigop ng hangin, papunta sa, ano. And then, ano pa? Madami. Kaya palang galing ng sakyan, no? Gumagana yun. Biruin mo yun. Lalagyan mo lang gas. Tutong-tongan mo. Pakaripas na. No? Galing, no? Paano kaya yung sasakyan pag ginanon mo, pabaliktad? Kaya, mamaya, sira na. Sinong ganun sasakyan? Ganun din ngayon yung church. Gusto mo natin nag-function. Hindi sira-sira, watak-watak. Nag-function man. Dalawang parang yung inabanggit lagi ni Daddy. Yung ano dyan, natawa kami dyan. Yung parang church dyan. Minsan meron, minsan wala. Napaka. Hindi consistent. Ewan ko. Kasi nga, meron silang property. Yun, nanginayang. Yung hindi ganun ang church. Amen? Amen? Amen. Hindi nyo alam, ito na, nakatingin na kayo sa church. Ito, unti-unti lang ating paglago, pero matibay yan. Hindi yan mawala. Kaya kayo dahil lahat kayo natututo, nagtutulungan, hindi mag-aaway, ha? Parang mga anak, parang ko na kayong mga anak, pag nakikita ko kayo, eh. Kaya, yun, may mga bago, sarap, masaya, di ba? Pero, inaalala ko rin, yung kaya yung klaseng tao to, mga to. Nag-pray ko lang kayo, kasi ganun, eh. And then, yun yun. So, kaya sasabi doon, lahat tayo nagtutulungan para yung sabing effectual working in the measure of every part. So, lahat may ginagampanan
hindi lahat pa, hindi lahat kamay, pero nagtutulungan. Okay? Make an increase of the body to defying of itself in love. Ano yung itself? Ano yung it dun? Nag-function yung church para sa kanyang sarili. Ngayon, para sa Panginoon, para mapupurihan ng Panginoon. Pero, dito muna tayo sa, ano, sa lupa muna. No? Kaya tayo nagtutulungan para tayo ay magkatulungan. Lahat tayo lalago. Okay, syempre, unang mag-ano sa inyo, si pastor, di ba? Pero, habang tinutulungan kayo, next time, makakatulong na rin kayo. Alam nyo naman kung paano nag-work yan, di ba? So, nga sa Mother Church, nakikita ko ngayon, talagang ano, sarili, mayaman eh. So, hindi nag-umpisa ng ganun. Pero habang dumadami nga, at mga mature, at maayos, mahal yung gawain, mamamangha ka, di ba? Sa Moraya, ganun din. Biruin mo yung budget lang nila sa, sabi doon, ano binabanggit na, sa aircon, di ba? Tsaka, basta may nabanggit doon, hindi ko maalala. So, napakaganda nun. So, imagine nyo, pag ganun na tayo, amen? Yan, si Julia, malaki na, pero tapat pa rin. Amen? Si Rap-Rap. Oh, mga engineer na si Rap-Rap. Hindi mo wawala sa church, di ba? Si Ray-Ray. Si Len-Len. Yan na naman tayo. Okay. So, yan. So, i-edify yung self. So, i-edify build-up. So, di tayo ngayon. Ngayon. Ito na yung negative. Okay, again, ang instruction laging ganun. Ito yung sasabihin sa inyo. Ito yung dapat natin gawin. So, para kompleto, maintindihan nyo talaga yung kailangan nyo gawin. Ito, iwasan nyo. Kasi iba, hahaluin eh. Gumagawa ng mabuti, gagawa rin ng masama. Tama ba yun? Halo-halo. Masarap ang halo-halo, pero itong halong to, hindi maganda. Kaya kahit sa music po, di ba, hindi natin gusto yung haluan natin ng worldly. Okay, kaya ito na. Ito na yung mga negative. Sabi dyan, decide therefore, pupunta tayo sa new man and sa old man. Okay? Yung tinatawag. Actually, sa mga hindi nakakita, no, kasi dadaanan na naman natin to. Yung ating, ilan lang ipinakita. Asa na naman yun? Recent. Ayan, o. Oh. Alala niyo po yan? Last week yan, di ba? Explain natin ang gusto yan. Bilisan ko lang po ulit ngayon. Ang tao ay composed ng body, ng soul, nasa gitna, then spirit. Okay, yung mga ligtas, buhay ang spirit, yung mga unsaved, may spirit pa rin kaso patay. Yun ang tawag natin, patay. Hindi masyado nakaka-feel. Hindi na kayo pag-unahin sa Diyos. Ngayon, yung soul, ito yung pinaka-ikaw. Okay, wala kang kaluluwa. Sinong walang kaluluwa dito? Lahat tayo walang kaluluwa. Ikaw yung kaluluwa. Meron kang katawan. Okay? So kasi nakafocus mo ang utak natin sa katawan. Eh. Hindi. Ikaw yung kaluluwa, meron kang katawan. And kung ligtas ka, buhay ang spirito mo na ipagunahin sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Ha? Ngayon, pupunta nga kasi tayo sa old man and new man. Sabihin ko na lang din ulit. So sino dyan yung old man? Yung soul, yung default yun eh. Body. Yung body. Okay, ibig sabihin yan, namaya, babanggitin doon, ito yung humahatak sa atin, makasanlibutan. Mga maging mayabang, maging bastos, di ba, TikTok, ano ba? Mayabang, puro sarap, puro tamad, ganyan. Yun ang gusto ng body, di ba? Gusto niya sarap lang, tamad, ano pa? Yabang, yan. Hatakin ganyang old man ang tawag natin dyan. Kasi dati, nung unsaved ka, yan lang ang meron ka. May kaluluwa ka, pero hindi pa napansin nyo kasi nga, ang umiiral sa'yo yung body. Ngayon, yung new man, ito po yung binuhay ng Panginoon kay Kristo. Okay? Yan po yung hindi nagkakasala, yung spirit. According to 1 John 3 and 5. Hindi po nagkakasala yan. Yan ay naipagunahin sa Diyos. Kaso pag hindi mo pinapansin, yung new man, yung spirit, gagana ngayon yung katawan mo. Okay? So, mabilis lang yun kasi na-discuss na last week yun eh. Kaso wala sila. Anyway, go na tayo ngayon dito. Okay? Kaya sabi dyan, huwag daw tayong lalakad na kagaya ng ibang hentil. Ito yung napansin ko dito. Yung ba kasi yung mga Hudyo mayabang nga yan. Pagkala nila, lahat ng Gentiles, ganyan na agad. Hindi. Kung pansin ninyo dyan, sabi yung iba.
Okay, so, ang tanong dito, mga reprobate ba ito? Hindi naman. Pero medyo eh. Kasi pag ikaw ay, mabanggitin namin dito, malala ito, okay? So, wag na natin gagawin daw. At dahil doon, at bakit daw din na ginagawa yung kasi nga, they walk in vanity of their mind. Okay, in contrast, last week, walk worthy of the vocation. Wherewith ye are called. So, kung tumawag ng Panginoon, so saan tayo tinatawag ng Panginoon? Siyempre, sa maayos na paglakad sa buhay, no? So, ito lang, pagbaliktad ka daw, ang pinapairal mo yung ano yung, alam nyo, vanity. Hindi masyadong inaano ngayon yun, eh, no? Pero may nagamit pa rin yan. Mayroong magazine natang vanity, parang ganyan, eh. Puro talagang vanity. Puro kabastusan, puro kayabangan, yabang-yabang, puro yaman, tsaka puro ganda, kunwari. Yan yun. So, pag ganun daw yung mga hentil, okay? Ito yung mga kinukonta sa mga people of God dati. So, ano yung iwasan natin na ginagawa nila? May mga taong ganito, mga bata, lalo kayo, baka, may tao bang ganun? Kaya ang pinag-aaral natin, huwag nyo nang gayahin. Sabi nito, having the understanding darkened. So, nakakita naman tayo walang pangunawa. Or, may pangunawa sa ibang bagay, pero yung puntating bagay, parang wala. Pag nag-solving tayo, makikita nyo yan eh. Simpleng bagay. Yung ibang atatanggihan ka pa, anong dahilan, hindi mo alam. Kasi, maayos ka naman, mag-uusap lang naman, maitim na yung, kasi madilim. Hindi maitim, madilim. Sabihin, hindi makakita na maayos. At pag sa understanding mo in-apply yun, sabihin, hindi makaitindi na maayos. Okay? Kaya ngayon, habang nag-solving tayo, intindihin nyo yan, paano kayo ma-discourage yung mga taong ganyan. Okay? Another, ano sa kanila, description is being alienated from the life of God. So, ano sabihin nun? So, yung life of God, abundant life na mayroon kay Kristo, eternal life, syempre, malapit yan sa Diyos. Pag-alienated ka doon, ano sabihin nun? Wala ka doon. Hindi ka ligtas, okay? Hindi naman sinabi reprobate, pero malapit doon, parang wala ka ng pag-asa. Kaya i-consider natin yun. Anong ginagawa nila dahil doon? O bakit pala muna? No? Through the ignorance that is in them. So, kakausapin mo yan, maayos, logical, malinaw, nangungusap sa konsensya mo, hindi maintindihan. So, kaya intindi natin, mayroong mga taong ganun, hindi nila alam yung dapat nilang malaman. Bakit daw? Because of the blindness of their heart. So, kanina, darken lang, ganun din, parang madilim mong pang paningin mo, di ba? Or alam nyo naman, paggabi, parang sa alaala, pag dumadaan kami doon, pag wala kang ano, talagang dilim. Mahirap, di ka makahataw, di ba? Ganun yun, pag sa Lagundi siguro, di ba? Yung doon, walang ilaw sigurado doon. So, gusto nyo ba ng ganon? Okay lang Lagundi kasi ano lang, physical lang yan. Flashlight ka lang, okay na. Pero pag pangunawa mo, ganon, mahirap. Ito yung inukumpara yung mga taong parang walang pangunawa, wala talaga. Okay, kasi hindi ligtas. At ngayon naman, sabi, blindness na. At hindi naman understanding, ito naman is hard. Pareho lang po yun. Yung sabihin, hindi sila makakita. Tayo, naitindihan natin, yung sila parang hirap na hirap makita. Andyan eh, bakit ka... For example, yung nabanggit kanina dyan is, mamaya, sabihin dyan yung mga, orari, ba't ka mag-a-adulter eh? Sige nga. Meron ba gumagawa nun? Ba't lang gawin yun? Ikaw, Iris, ba't mo nasaktan yung asawa mo? Ba't ka maglolo ko, mag-aaway kayo niyan? Parang hindi nila itindihan. Amen? Ano pa, bakit? Ngayon, usong-uso yung mga bakla. Ano naman? Nakikita ko naman kasi. So, bakit ganun? Okay lang yan. Pagbigyan natin sila, ganyan, ganyan. Wala kasi silang pangunawa. So, ito na yung malala. No? Sabi sa 19, kayo nga muna magbasa. Ready, go. Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work on uncleanness and uncleanness. Okay, mabigat to ha. Ano muna yung past feeling? Ano ba natin ng last time din to? Pag sinabing past, hindi lang lagpas, hindi lang ano. Pag sinabing past feeling, ang sabihin nun, nakakaramdam pa ba? Hindi na, lagpas na sa kanila yun. Nakakita mang ganun. Nabanggit ko last time lang to eh, di ba? Si Jeffrey Dahmer nga. Alala niyo yun.
Papatayin na siya eh. Ganyan. Sunday bang yan? Kasi ano naman, kanina naman, nasa feed ko naman, si Saddam naman. Kahit na niya ba yun? Sabi ng meme, this is how normal people, pag sinintensyaan daw ng kamatayan, syempre nag-iiyakan, di ba? Yung mga normal na tao. Si Saddam kumatawa pa. May mga ganun, no? Past feeling. Malulungkot ba ako? Hindi. At ako. Lang. So, kaya ang example dyan, okay? So, nabanggit natin last time lasciviousness, ano yan? Tagalog, kalibugan, yun talaga ang ano dun eh. Pero, yun ang word talaga dun. So, pero hindi yan basta ano, again, normal yung magkagusto sa opposite na gender. Okay? Normal po yun, walang masama dun. Problema, yung word na po yan, nasa English, yung given. Ibig sabihin yun, talagang dung ka na. Okay? Wala ka na, hindi ka nagpapapigil. Men? So, masama po yun. Kung hindi nyo pa alam, ha? Lalo mga bata, pag may nakita kayo, eh, si ano, pinatawad naman si ganyan, eh, nabalita ko si ganyan, ganyan pala eh. Ano yung gumaya? Itargetin nyo na yung mas mataas yung inyong pamantayan. Okay? Kaya inaaral natin to eh. Kung yung iba dyan, hinayaan na nila yung sarili na lang gano'n, huwag mo nang gayahin. Ngayon, nagsisi, gusto mo ba gano'n? O yung nahihiya kang bumalik sa church, gano'n po yan. Ang hirap niyan. At paulit-ulit po yan, laging sakit ng ulo yan ng church. Gagaya ka pa ba? So, hindi natin dapat gayahin, ha? As another, ano lang to, another yung binanggit na yung lasciviousness. And then, to work all uncleanness. So, magkakaano po ito, magkakasynonyms. Pag uncleanness, ganyan din ang tawag natin dyan, di ba? Pag mahili nga, mga playboy, nga, mga playgirl, bastos, TikTok, ganyan yan eh. Unclean ang tawag doon, hindi malinis. So, sa Bible, paulit-ulit yun. Pag yung babae, ay nare, for example, or pokpok, alam nyo na yun, di ba? Madumi yun, madumi yung babae ang tawag doon. Ganon din yung, yan. So, inalintulad din yung greediness. Magkakasama yan eh. Bakit may asawa ka na, ba't may gusto pa isang matakaw ka kasi? Naintindihan natin na ano yun, masaya yun, di ba? Lalaki sa babae, masaya talaga yan, kaya nga gusto ng tao eh. Pero, hindi tayo nalaw ng Diyos na kung ano na lang, parang aso, kabayo, hindi ka naman hayop eh. Kakaintindihan ba tayo? Lalo mga bata, sa panahon nyo kasi ngayon, yun ang isip ko lagi sa inyo, parang ano eh, kawawa kayo eh. Pag wala kayo sa church, hindi kayo nagabayan, tapos nakikita nyo sa kahit nasan kayo. Di ba? Dati kami, hirap kami, wala kami access sa ganyan. Pero may mga naano rin ako noon, kasi mga kuya-kuya namin, mga pinsang, ganyan. Pero ngayon, dito ka lang, pag meron ka nito, dito na lahat. Okay, kaya naintindihan nyo ba yan, babae o lalaki? Yung babae, kayo madalas na kinakatisura ng lalaki. Ano yan, magkaka-compatible yan eh. So, dapat magkasing, kaya nga pag-pray nyo yung inyong magiging lifetime partner. Amen? Kayo lang. Huwag nyong bibigyan ng daan yung iba pa. Yung ibang playboy, ganyan. Pag nakakilala si Tito Vic, si Vic, huwag nyo nang pangarapin yun. Kaya nga, we preach against that. Amen? So, ganyan yun. So, sila, wala nang pakiramdam. Sige na. Okay? Adultery, fornication, TikTok, ano man yan. So, ito naman. So, binaligtad niya ngayon. No? So, pinapaalala lang niya. Kung ligtas ka, ganyan ka ba? Proud ka ba kung maikiayon ka sa mga ganyan? So, sabi dyan, hindi ganyan ikaw. Hindi ka natutong ganyan. Hindi mo nakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng mga ganyan. Amen? Unless nasa victory ka. Victory church. Diba? Ganun yan. Carnal pa rin mga yan eh. Yung mga ganong church na sa ano pa rin. Sa tawag dito, sa laman pa rin. Kaya nga kayo, hindi kayo ganon. Ewan ko sa inyo. Pero ang alam ko, wala akong kilalang ganon dito. Yung ibang mga karna dito, talagang umaalis agad eh. Sa preaching pa lang. Itindihan nyo ba? Hindi kayo ganyan nakasama ng Panginoon. So, itakwil nyo na yan. Okay?
Tuloyin natin, sabi doon. So, if so be that ye have heard him, si Jesus yan, and have been taught by him, okay, kanina sabi, learn ngayon, taught, tinuturuan ka ng Panginoon, as the truth is in Jesus. So, lahat kay Jesus ang ganito yan. Kasi nga po, katulad nung nabanggit ko kanina, yung mga samot-sari na mga churches ngayon eh. Yung iba doon talagang pag tinanong mo, ba't ka yan dyan? Eh, kasi po, masaya dito. Hindi mo sabihin, ano yun, hindi na tatago yun, yung totoo eh. At kaya, yung way nila para ma-attack yung tao, hindi rin nila tinatago yun. Yung mga programa nila, naka-gear towards para yung tao, pumasok sa church, at mawala na sa, ano, ratio doon na sila. Hindi tayo ganun. Lahat sa akin dito, tinuruan mo ng salita ng Diyos, siniraan, kung ayaw mo, wag. Kung hindi ka attracted sa salita ng Diyos, sa katotohanan ng Panginoon, babay na. Ganun tayo. Yung silang din na masabi to. Hindi na ma-claim yan para sa sarili nila. So, sa graduin natin na ganun tayo. Ha? Ngayon, paano yung pastor eh, nag-invite sa akin, kunwari, ganyan, ganyan, ganyan. Ano naman yan? Kaya nga, reality yan eh. Pero ako, hindi yun ang ating policy. Okay, hindi yun ang ano, okay. Ba't manligaw ka ng marami para ano, dali mo sa church? Hindi tayo ganun. hindi yung programa natin. Amen? Iba yun. Ngayon, normal sa inyo yan. Pero, iba yung dinidil mo yung reality, iba yung ginagawa mong policy na. Amen? So again, yung mga ganyan, mga victory, ganun mo. Sino nakatid sa mga ganun? Diba? Talagang yun ang i-attack. Paano ma-attack yung mga lalaki? Kakanta yung mga ubahay, diba? Yung ano, nagrarak-rakan, tapos naisilipan na. Ganun yun eh. So, hindi tayo ganun. Okay? Ngayon, so anong gagawin mo na yun? Diyan na eh, pastor, eh, ano na eh, wala na eh. Na-influence na ako eh. Mahilig na akong TikTok eh. So, hindi na ako welcome sa church. Ligtas ka na nga, welcome ka nga. Ngayon, anong gagawin mo? Hindi mo titigilan yan. Kaya ito sinasabi diyan, put off concerning the former conversation. Pag sinabi conversation is manner of life po yan. Tandaan niyo po yan sa King James, ha? Pag sinabi conversation, ay napakadalas ang ibig sabihin niyan, hindi lang pakikipag-usap. Pero lalo yung tingnan mo yung pagkakagamit diyan, put off, huba rin, eh? Parang itabi mo na. Put off, madalas, hinuhuba. O, alisin mo yan, yan. Concerning the former conversation, yung dati mo raw gawi, yung buhay mo dati, ubarin mo na at tinawag dito, the old man. Okay? So, nakakita nyo kanina, napakita ko pa ba ulit? Sige, para madaling tandaan, no? So, yung body natin andyan yan, pero wag mong pairalin. Ini-influence ka pa rin yan na gawin to, absent-absent, okay, kalokohan, puro sa'yo yung kalokohan, di ba? Puro sarap, puro ganyan. Parang damit daw, okay, dyan ka lang. Ayaw kitang isuot, dyan ka lang. Pero hindi mo pwedeng patayin yung katawan mo, di ba? Dyan ka lang. Isang tabi, yan ang tawag sa Tagalog, okay? Balik. Which is corrupt, okay? Pag sinabing corrupt is parang sira, di ba? So alam natin ang katawan natin, later, masisira. Nakakita na ba kayo ng ano? Mga nabulok na katawan, di ba? Ganyan yan. Kaya huwag mong itaas yung katawan mo. May lalo mga bata ngayon, lalo ka babae yan, di lahat, pero katamihan ng babae, ha? Parang gusto mo ng, di ba? Again, di maalis yun sa inyo, lalo mga bata, pero huwag niyong gawing, ano, sino nagpapalit ng profile pic, di kayo naman nakakalam. Huwag naman araw-araw, huwag naman linggo-linggo. Kasi talagang gandang-ganda ka sarili mo, poging-pogi ka. Okay? So again, balance lang. Hindi ko sinabing carnal ka na agad pag ganun. Tinuturoan nga tayo maging spiritual. Amen? So, nag-umpisa tayo din. Naalala ko, ganun din ako eh. Dati, wala pa kaming cellphone. So, ano yung film namin dati? Camera namin, napakamahal. Pag nagpa-picture ka, mapadevelop mo pa yun. Eh kayo, kahit ta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 t
may influence kayong maging. Yan nagpayaman sa Facebook eh, tsaka sa Instagram. Kaya hindi tayo dapat ganun. Amen? Eh, pasto, ano muna, keep for yourself. Kaya sa mga friends mo, kami ganun, sa, siyempre sa misis, ganun. Hindi na yung shadow inaano yan. Kami-kami lang, tatawa. Nakita mo yung kuha ng anak mo, kamukha mo. Ganun.
yun na yun. Pero hindi yung tinataas mo ba? Nakita mo yung ano ko dito, feel, puro filter naman. Batang ano, nagpa-derma ka ba? Diba? May nakikita akong ganyan. Nung nakita ko sa personal love, di naman ganun. Huwag mong itaas. Masisira din yan. Kasi pag minahal mo yan, ha, maniwala kayo iba, talagang gumagastos ng alaga naman. Pero sa church, hindi. Pamasahin, hindi. Kasi walang pakialam sa Panginoon. Okay, so yun lang yung sasabihin dyan. Huwag mong mahalin yan. Sabi dyan, yung katawan ay corrupt according to the deceitful lust. So may magandang ano naman dito. Uy, parang sinabi ko kanina, niloloko ka dyan eh. Diba? Kaya yung iba sa inyo talagang pinopost yun. Yung iba talagang pasadya yun para batiin ka. Uy, ganda naman. Sana all. Kung saan man niya, kung saan ka man napunta, ganyan, di ba? Okay naman yun, enjoy mo, pero hindi iba talagang ano eh. Yun ang nasa utak, dito naman tayo pumunta, tapos ito yung iano ko, tapos dahil like. Tapos pag sila nag-post din, ilalike ko rin para next time, ilalike ulit nila. Puro ganun eh. Deceitful, niloloko, akala mo saya-saya nun. Akala mo talaga, naiingit siya sa'yo, pero hindi, ano lang yun? Scratch your back, I scratch yours. Ganun lang yun. Pansinin nyo, pag hindi nyo sinasakyan yun, pag ikaw nagganun, wala lang. Ganun yun eh. Nakaka-relate ba? Ayaw nyo na makinig. Niloloko kanyang last na yan. At nabanggit na kanin kanina yung mga ano, di ba? Adultery fornication. Ganun po yan eh. Kaya gusto naman siya lalaki sa ibang babae. Kala nila, mamahalin ako nito. Ang dami pong kailangan malaman sa buhay. Amen? Pag niloko mo yung isa, ano sa palagi mo tingin sa'yo yung bago mo? Manluloko. Hmm. Ngayon, tuwan-tuwa ko nungari yun, pero nag-iisip na yun, niloko nga niya yung isa. Ano pa kayang gagawin sa akin ito? Kaya wag na wag. Nako, niloloko ka niyan. Tuloy tayo. And be renewed. So, anong kabaligtaran nun? So, sinasabi dito, yes, naintindihan ko. Mga yung old man niya, yung katawan niya, yun ang gusto niya eh. Lalo yung mga bago sa atin dito. Amen? Kahit yung matatagal na, hindi tayo pwede magpanggap lang dito na wala akong nakaramdaman. Yung sinabi kanina, wala akong ganyan eh. Hindi akong nakaramdaman niya. Yabang. Wala akong ganyan. Sa pool. Okay? Hindi ko na ano yung mga meme dito. Anyway. Anong gagawin mo nga? Okay, pastor, ganyan, nagkarnal ako, ganyan ako dati, hanggang ngayon. Okay. Baguhin mo ngayon, amen? And be renewed in the spirit, alala niyo yung spirit ka na yun doon, of your mind. So, medyo, ano, matanayaga, no? Pero yung ibig sabihin lang doon, yung spirit yung nakipagdagdagan sa Diyos, baguhin mo ngayon yung iyong pagkatao, nag-upisa sa iyong pag-iisip, amen? Parang kanina, kung ganun ka nga, kung ganyan ka, kala mo maganda ka sana, all ganyan, ikaw rin, ganyan. Naubos ng load mo doon, hindi ka nang pag-aral, hindi ka nang memory verse. Baguhin mo. Tanong mo, ano bang importante sa Diyos? Kasi iba naman, mag-post sa Panginoon, naasal ako sa ABS-CBN, napaka-hypocrite to. Puro bakla yung inapakita, sabi yun, may evening prayer, napaka-hypocrite ng mga. So, huwag natin gayahin. Ibahin mo yan. Huwag nakikilala mong Diyos. Yan, katulad ng ginagawa nyo ngayon. Amen? Iba sa inyo, baka nabibigla kasi nga, hindi sanay. Kaya pag nasanay ka sa ganyang preaching, salita yan ng Diyos, mababago yung spirito mo. Ligtas ka naman, nakipag-unayan ka sa Diyos. Pero yung utak mo dati, ayaw mo sa ganito, mayiging masaya ka na yan. Ako, ganun. Pag ganyang gandang preaching, tawang-tawa ako niya. Tama yun. Gagamitin ko rin yun. Amen? Tuloy tayo. Ito na yung sasabi ko kanina. So, anong kabaligtaran ng old man? Eh, di new man. So, kung isa sa tabi mo raw yung old man, anong ipuput on mo? Diba? So, again, illustration lang po yan. Huwag yung kaya masyadong technical. Okay. Ano, hubarin ko yung katawan ko? Hindi. Ano lang, ano yung tinutukoy dito? Antindihin mo. Ibig sabihin, yung katawan mo na gusto mo rin pairalin, isang tabi mo. Okay? Anong lalagay ko? Pastor, kung maaari, hindi ako gitiknok din yung borig ng buhay. Wala akong gagawin. Nakatanga ako. Ang dami mo pwede palit dyan. Amen? Masalip na dati, puro yun nga, puro ganyan ka. Anong gagawin mo? Anong papalit mo doon?
Picture lang na lang, for example, sa church, ano gusto winning. Huwag nyo pagyabang, pero at least, marami kang pwede ipalit dyan. Yung binanggit ko sa ating prayer, di ba? Mahilig ka talaga sa, alam mo na, cinematography. Oh, gawa kayo ng mga films ng may kinalaman sa gawain ng Panginoon na maayos. Okay? Ang daming pwedeng ipalit. Yun yun. Okay? Yan ang isa sa mga principle dyan. Pag may inalis ka, kailangan may palit. Pag wala, anong papal? Anong gagawin ko? Basta yan. So sa inyo, mga kabataan, ano yung, ala, alisin mo yung TikTok, alisin mo yung, ang usong ngayon. ML, alisin, anong, doon ako nabubuhay, pastor eh. Mapalitan mo ng iba. Okay, meron tayong chapter, ano, memory verse na naman, challenge. Yun pa lang eh, ang hirap nun. At least yung tatalino ka pa, ano ba, yan, sa church, pastor, ano ako eh. Pag ganyan oras, nagbabasketball ako eh. Ganda naman yan, pero healthy, may basketball tayo, man. Pero may panahon lang dun. Yung mga gantong panahon, ilaan mo sa Panginoon, o di hindi ka na empty, ay, wala akong gagawin. Meron, di ba? Yan tayo, first time sa week tayong Bible. So, yan yan. So, put on the new man, pairalin mo yan. Kung ligtas ka na, ang pinapairam, ina-acknowledge sa buhay mo, Panginoon. So, Lord, anong gagawin ko dito? Sa aking pagkaplano, sa aking sa utak ko? Ang gagawin ko sa anong kaibigan ng ano ko, basta yung mga kaibigan, palitan mo yung kaibigan mo. Amen, tingnan niyo yung katabi niyo. Ang paligiran yung mga maayos na friends. Hindi kayo naghihiwalay itong dalawang hiwa-hiwalay kayo minsan ha. Kilalanin niyo rin yung iba. Okay, which is yung ating title, which is ano daw yung new man kanina, yung spirit 'yon, ha? Nabanggit ko kanina, yan ay na-born again. Hindi ka pinanganak yung katawan mo ulit, ha? Pag tumanggap ka sa Panginoon, ano nangyari? May pinanganak, ito yung Espiritu ng Diyos. Ito yung Espiritu ng tao, I mean, sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Yung pinaka-born again, parang isang buong buhay yun. Kaya nga tawag nyo nito, new man. Di ba? So, pag pinanganak yan, paano ginawa yun? Sige nga, eh, tumanggap lang ako sa Panginoon, ito yun. After God, okay? Espiritu ng Diyos, Espiritu ng tao, according that, paano ka ginawa? At sabi dyan, in righteousness. Pag tinanggap mong Panginoon, anong ginawa mo? Una, siyempre, hindi ka nagyabang. Alala niyo yan? Di ba pwedeng yung mayabang ka, maliligtas ka? Hindi pwede. So, itindihin mo yon. Anong nangyari doon? Tinanggap mong Panginoon, di ba? Tapos nakinig ka doon sa soul winning, tagal. Nagpaka-humble ka doon. Kasi yung katuwiran na inuturo sa'yo, yun ang katuwiran ng Diyos. And then, tinanggap mo yon para kang, yun nga, na-create. Na-born again. And true holiness. Okay? Kaya naalala ko naman yung mga false gospel, false teaching, no? Kaya sabi nila, holy kami, kaya we repent of all our sins. Pag tinanong muna, galit na kasi na-realize nila mali. So, pag talang tinanggap mo lang ang Panginoon, all by faith, alone, in Christ alone, yun ang totoong holiness. Amen? Amen. So, yun po yun. So, yun ang ngayon. Kung ano bang, anong trinate sa'yo ng Panginoon, nung ikaw tumanggap sa Panginoon, yun ang isaot mo lagi. Yung yun, yung taong yun. Yung excited sa Bible, yung excited sa church, yun lagi. Wag, bayaan mo na yung body, dyan ka lang, under. Sabi rin sa'yo, nag-alala, diba? Keep under your body. So, ito na ngayon eh. Interpret niya na. Medyo ano tayo dun eh. Doctrine na eh. Okay, kung gusto yung puro practical, marami tayo niyan. Okay, anong itsura nung isang tao, isang Kristiyano, isang anak ng Diyos na isinantabi niya yung kanyang katawan, yung old man. At binihis ngayon yung new man. Ito yan. Ito, wherefore putting away lying. Sino nagsisinungaling dito? Sino hindi nagsisinungaling? Taas ang kamay. Pag nagtaas ka ng kamay, sinungaling ka. So, iwasan mo daw yun. Huwag mong gawin. Hindi lang don't do it. Sabi, put away. So, ilayo mo sa iya. Huwag ka magsinungaling. Ganyan ang namumuhay, Espiritu ng Diyos at sinasatabi yung katawan. Okay, yung katawan. Gusto magsinungaling para, alam mo na, makapandaya or something. Alisin mo yun. Speak every man truth. So, kabaliktaran ng lying at totohanan. Kahit kanino pa daw. Iba kasi minsan totoo ka sa ibang tao kasi kilala ka nila, hindi ka makapagsinungaling. Pero sa ibang tao na hindi ka kilala, alam mo kung sino ka na. Magsalita. Kasi alam mo, hindi naman alam kung
Huwag ganun. So, don't lie, be truthful. Just therefore, we are members one to another. Yung sabihin lang, actually, applicable to sa unbeliever. No? Unbeliever and believers. Yung sabihin, kahit mga tao dyan, na hindi ka naman kilala, wala naman sa church, pwede bang pagsinungalingan yun? Hindi pa rin kasi makaka-apekto pa rin sa atin yun. Pag nagsinungaling ko din sa iba, baka ma-practice mo yung sinungalingan, ma-practice mo din sa loob ng church. So, wag na. Okay? Pag sinabi members, nagka-connect tayo. Hindi tayo pwedeng magkasira-sira. Okay? Ito, very famous verse. Pakibasa niyo po dalawa. Ready, go. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Neither give place to the moon. Okay, so ito mga practical advice na ito, pero napakaganda, saktong-sakto. Ganito daw po yan. Masama bang magalit? Inutusan ba tayong huwag kayong magagalit kahit kailan? Ganun ba yung nababasa niyo dyan? Hindi, di ba? Pero pag medyo binilisan mo lang, yun yun na. Pastor, sayo, be ye angry. Ay, magalit ka daw. Pero sabi, and sin not. Okay? Okay ka lang magalit pag kailangan talaga, pero huwag kang magkakasala. Makita niyo ba yun? So again, si Jesus, nagalit siya. Ako, madalas galit dito. Pag hindi nakikinig. Di ba? Hindi masama yun. Okay? Kasi tama lang magalit kapag sa kasalanan, sa mali. Okay? So, kaya yan. So, obviously, hindi tayo dapat laging galit. Pero kung sakaling kailangan magalit, pigilan mo, siguraduhin mo hindi ka magkakasala dahil sa galit mo. Dahil nga, pag galit ka, madalas, slippery slope na yan. Ibig sabihin, madalas, ang kasunod niyan ay kasalanan na. Okay? Pero pwedeng hindi. So, ingatan. At isa pang ano dito is yung let not the sun go down upon your wrath. Sa Tagalog, huwag mong hayaang yung araw ay bumaba sa iyong galit. So, pinagsabihin lang nun, huwag mong hayaan na lumipas yung isang araw na galit ka pa rin. So, maging matalino ka, alam mo nga again yung galit ay slippery slope, madalas ay hindi, magkakasala ka ng kasunod na yan. Okay? Neither give place to the devil. So, again, magkasunod po yan, ha? Pag ikaw daw ay galit, malamang kasalanan ang kasunod niyan, pero pwedeng hindi. So, pigilan mo. Pero sabi dyan, neither give place to the devil. Kasi, kaya nga madalas, kasalanan ang sunod dyan, kasi dyan na rin nakatutok yung devil, eh. Kasi asarin ka, galiting ka, para magkasala ka. So, kaya, sabi itong neither give place, alam nyo naman give place, di ba? Kunwari ay, ano bang, kunwari alak, yan. Yan lang ano eh, di ba? So, kung ano man yan, kaya makamundong, babasahin, for example, ganun. Kaya, binigyan ka nun, anong gagawin mo dun? Tatabi mo? Ay, hindi ko babasahin yan. Ay, hindi ko inumin yan, pero tatabi ko. Kaya, tabi-tapo muna. So, para wala nang lugar yung kalaban natin sa buhay mo. Amen? Ganun din yan. So, lahat ng alam mo na ginagamit ng demonyo sa buhay mo, alisin mo na. Okay? So, ilagay na natin dyan sa mga young people again, music pa lang, di ba? Music, pag hindi maganda yung message, huwag mo nang pakinggan. Okay? Lalo, again, kayo, sa cellphone pa lang, talagang pinapaano sa inyo yan, di ba? Music dito, TikTok, ganun din yan eh. Kasi ano yan, nakakadala. Okay? So, pag alam mong di maka, hindi naman ito masyadong bastos eh. Medyo lang. Huwag na. Amen? So, wala dapat dahil walang lugar sa iyong demonyo. Ito naman, paano pag nakakawa ko talaga natin eh. Ano yan? Pag may nakilala tayong ito, nagnanakaw to dati. Anong gagawin natin? Huwag nating welcome sa church. Eh, ayaw niya na, no? Kaya sasabi dito, ganun talaga, may parusa naman sa Diyos siya, huwag ka maingit. Pero, hayaan mo daw siyang hindi na magnakaw. So, ganun yun. Kunwari, may nakikita mo, kaya naman nagnakaw. Kasi, minsan, wala siyang, magkukunan, ganyan. So, may magagawa ka, una, huwag mong iyan yung cellphone mo, kung saan-saan. Diba? Kasi, alam mo, magnakaw eh. Pero, kung matutulungan mo siya na hindi na matempt doon, di ba? Tulungan mo na rin. So, ito ha. Sabi dyan, pero hindi mo, yung mga ganyan kasi iba para pag mahirap,
Sabi nga sa San Francisco daw, ganun, yung mga addict daw, binibigyan ng drugs. Binibigyan ng drugs, eh, kasi yun ang gusto nila, eh. Eh, mga loko-loko na yung gobyerno, sa totoo lang, parang hindi ka panipaniwala, di ba? Kaya sirang-sira na daw yung state na yun, eh. So, gusto mo siyang tulungan, pero alamin mo muna yung tama. So, sa mga taong natete, magdakaw, anong gagawin mo? Bigyan mo ng pera, ganon. Ano sabi sa Bible? Let him labor. Okay, kaya sabi sa inyo, pag may nang ganyan sa inyo, magtrabaho ka, ganunin mo. Hindi naman. Kaya parang ganon. Okay. Pero parang sama mo pa pag ganun ka eh, no? So, pero hindi. Yan sabi sa Bible eh. Hayaan mo siyang magtrabaho. Ngayon, kung makatulungan mo, sige, magtrabaho. Sabi niya, working with his hands. Kung hindi mo naitindihan yung let him labor, ito pa, work with his hands. Okay? Baka kung anong ibig sabihin yung labor eh. Magtrabaho. Working with his hands, the thing which is good. Kasi hindi siya, magtrabaho ko, magiging ano ako, prostitute o trabaho yun. Hindi, loko-loko naman. Hindi, ganun. Alamin mo yung maayos na trabaho, saka tulungan mo siyang gawin yon, okay? That he may have to give to him that needed. So, napansin niyo ba yon? Bukod sa sarili niya, isa sa mga dahilan daw pala para tutulungan mo siya. Next time daw, pag natulungan mo siya at meron na siya, ano daw? Ano yung isa sa mga goal? Obviously, gusto natin matulungan siya para hindi na siya ganakaw. Trabaho na siya. O, salamat, okay? Pero nakita nyo, binigyan tayo ng hint dito. Pag ikaw daw ay tinulungan ka naman, tapos ano nang gagawin mo sa tinulong sa'yo? Sarili mo na lang. Hindi. Lahat tayo, ganyan tayo sa church. Talagang kaya nga puro Bible. Next time, matalino ka na, ikaw daw yung tutulong sa iba. Hindi yung nilagay mo lahat ng nari sa utak mo, hindi mo naman shiner. Amen? Amen. Dahil niya, kaya mag-ipon lang kayo na mag-ipon ng knowledge, ng wisdom, ng experience, ng skills. Later, gagamitin niya. So, ganun sinasabi dito. Tapos na po tayo, sabi dyan, ano pa? Paano ka lalakad ng sa spirito at sa hindi lalakad sa laman? Sabi dyan, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace upon the hearer. So, ito naman ay sa inyong salita. Okay, pansinin niyo yung mga taong matalino talaga, maayos siyang magsalita. Nakakita, pansin niyo ba yun? Mahihiya ka dyan eh. Ngayon, iba, tawag nila ng silent aggressive eh. Iba rin naman yon. Pero yung sa'yo talaga, pag nagsalita ka, kasi yung nasa puso mo, nasa utak mo, ay maganda, gusto mo makatulong sa ibang tao, gusto mong totoong maging, sabi dyan, maging blessing, no? Minister grace. Ibig sabihin na tinutulungan mo sila na maging maayos. So again, minsan kailangan ng medyo tough love, sabi nga nila. Diba, sigaw ang kailangan eh. Pero, yun nga, hindi ka naman magmumura na hindi naman kailangan. By the way, masama magmura. Nabanggit ko last time sa inyo yung nasabi ni pastor, nagmumura daw ng pastor eh. So obviously, kailan lang may nabanggit akong ganun. Hindi, obviously, hindi lang gusto mo sabihin dahil gusto mong, alam mo na, sirain yung araw ng isang tao. Iba yun. Okay? So, huwag kang magmura for the sake of mura kasi yung kumukulo na pala yung galit sa puso mong ganyan. So, huwag ganun. Ang inisip mo lagi, makatulong, ma-build up. Pag sinabi edify, build up po yan. So, pag sinabi mo yun, kahit sinabi natin ganun, sinigawan mo, pero maayos pa rin. Ibig sabihin, may grace pa rin. Amen? Nandiyan nyo ba yan? Lagi nyo isipin lang yung ano, yung batang makulit talaga. Ano sasabihin mo doon? Hindi, minsan kailangan talaga ng hataw, minsan kailangan sigawan. Pero, pag tama yung instruction mo, may balance, grace pa rin yun. Amen? Amen. Sana nakuha nyo yun, ha? Patapos na po tayo. And grieve not! So, ang dami na sinabi kanina, ngayon, puro sa tao lang yun, eh. Actually, pag ikaw ay maayos sa Diyos, magiging maayos ka rin sa tao. Madalas sa hindi, magre-reflect yan. Okay? Kaya huwag natin kalimutan, ang pag tayo nagkasala, ang actually yung in-offend natin ng Diyos. Kaya pinalala sa atin dito, huwag mo rin pighatiin ang banal na spirito ng Diyos. So, paano siya namin pighati? Sabi natin ganito, hindi ka nagmumura, hindi ka nag...
Yung mga nabanggit natin kaninang masamang bagay, hindi mo ginagawa yun, hindi masyado. Pero, o hindi nakikita ng ibang tao, pero napipighati yung Panginoon. Ibig sabihin, baka may ginagawa ka pa rin masama na hindi alam ng ibang tao na hindi masyadong masama para sa kanila kasi iba naman ang standard nila. E iba ang Diyos. Amen? So kaya lagi mo na sa isip, ang Diyos, hindi ko ma-offend, mas magiging okay yung standing mo sa Diyos at sa tao. Okay? So lalo tayo, ang madalas kasing charge sa atin is yan, pag mag-preach ka ng katotohanan, pinupunan mo yung mali nila, kasi winawarningan mo sila eh. Sa panahon natin, kailangan yan eh. So ngayon, ang pwedeng equivalent nung sasabihin nila, ikaw ay magaspang ang ugali mo, pero actually, pag nila, inaakay mo sila para maalaman nila yung katotohanan, for example, mga unsafe para masave sila, gusto mo masave sila, at niwawarningan mo naman sila sa kasinungalingan ng mga kulto, hindi po yun nagigrieve ang Holy Spirit. Actually, baliktad. Pag hindi ka nagsalita, hindi mo sila warningan, dun magigrieve ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit po, pag tinignan mo sa Bible, paulit-ulit yun, pag talagang kinausap ng Diyos yan, yung mga propeta, umiisigaw yan, nagiging matapang. Hindi yan, bayaan mo na sila doon, pag-pray na lang natin. Maganda naman yung pray, kaso may ano ka na, may means ka na eh. Pwede ka na magsalita ngayon sa social media nga, kahit pa paano. Andiyan na yung mga tao, yan o, wala kang gagawin dyan. Puro ano lang. Pogi lang. Okay, so gamitin mo rin yung pwede mong gawin. Sabi dyan, okay, the Holy Spirit, huwag nung i-degree. Bakit? Especially, kung again, pinapaalala sa atin na tayo niligtas. At paano tayo naligtas? Yan mismo ang Holy Spirit na yan, yung nagligtas sa'yo, tapos gagalitin mo, paiyakin mo. Natindahan niyo ba yun? So again, ang ganda ng style ng Panginoon eh. Nasalita niya, minsan may banat na matindi, pero minsan mayroon ding konsensya ba? Kung may konsensya ka pa. Diba? Ganun yun eh. Yan ang nagligtas sa'yo. Yan ang nag-seal sa'yo para siguradong ligtas ka pagdating ng redemption, kung mamatay ka man or sa rapture. Tapos, aasarin mo yan eh, kung di ka sunduin yan. Diba? Iniwanan ka. Obviously, pagligtas ka, di pwede yan. Pero huwag mo nang i-grieve. Amen? At pwede nating ano yan, i-relate natin para ano, yung mga bata, yung mga lalo yung magulang nyo medyo matanda na, minsan pagod na yung mamalo eh, pagod na yung ano, pagsabihan kasi sigawan ka pa yan, di na nga makasigaw. Ano yung madalas na ano ng mga matanda? Di ba, kinukonsensya ka na lang. Pagpatayan mo. Obvious, ang Diyos di mamatay, pero dapat huwag nating abusuin. Amen? So, effective din naman yan. Nabanggit ko nga sa inyo isang pastor na gano'n eh. Loko-loko daw siya eh. Nung ano. Bandang huli, ba't ka nagpastor? Kasi naalala ko yung mga sinabi sa akin yung nanay ko, tama pala. So, yun na yun. Lagi niyang paulit-ulit niyang inakwento. Malamang totoo. Men, bata, huwag niyo nga abusuhin ng lahat tayo, huwag natin abusuhin ng Diyos at especially yung Holy Spirit na nadalas nga, nangungusap sa atin yan, minsan hindi naman tayo kukutosan yan, di ba? Inakausap ka lang, huwag mo nang bigatiyan. Last, second, to the last, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. So, anong pagkakapare-pareho ng mga binanggit dyan? Yung bitterness, wrath, ito medyo obvious na eh. Ano ko lang yung clamor, parang ganun din, away din yun, alam ko eh. Maingay na away yan eh. Make loud demands. Utter, proclaim, insistent, noisily. Yan, so maingay. Kaya ako, naaasar ako sa mga, kahit naman sino, di ba? Lalo mga bata, minsan di nakapagpigil kasi, lalo mga babae daw. Di ba? Yung mga lalaki, pag nag-away yan, suntukan lang, tapos na. Pero walang masyadong ganyan. Masama din. Yung mga babae, ganyan yan eh. Lalo mga bakla, di ba? Masiraan yan. So, wag. Okay? Lalo yung bitterness. Okay? Mapait. Alam nyo naman yan. Kaya nga, nagbabalak ng masamayan sa'yo kasi bitter. Rat, ganun din. Anger. Again, yung anger pwedeng neutral. Okay? Pero again, slippery slope ang anger. Ingatan nyo yan. Yun yung aklamo. Evil speaking, obviously, ganun. Kaya minsan, pansinin nyo sa church,
Iwasan nyo na yung ganun. Kasi iba, meron silang place sa ganun eh. Ngayon, binabanata natin yung mga false teacher, gano'n. Iba yun, ha? Huwag yung, pastor, ikaw, ginagawa mo yun. Kailangan kong gawin yun, eh. Okay. Iba yun. Iba yung pag sinabihan ko ng masama, tapos isasabihin ko dito, yan, ito si ganyan yan, eh. Nangyayari yan, kahit mga bata pa. Iwasan yun. Amen? Hindi maganda. Ano yung malis? Ganun din yun. Ibig sabihin, gusto mo siya saktan. Hindi mo siya gustong physical na saktan, gusto mo siyang mapahamak, mamasira dahil sa mga pinagsasabi mo. Nangyayari, again, mga bata, ha? Kaya, okay, manood kasi ng ano-ano sa ABS-CBN. Doon ka, tuturuan ka doon, eh, di ba? Tapusin na natin. So, anong kabaligtaran nun? And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another. Okay, talaga nagkakasala, parte yan ng buhay. Kahit yung magkakapatid, pamilya, nagkakasiraan, nagkakasala. Pero, eh kung talagang mahal mo isa't isa, intindihin mo, nagkakasala, patawarin. Okay? At ito na, yung pinaka-example natin, even as God for Christ's sake had forgiven. Again, hindi obra to sa mga unsaved eh. Kasi hindi na maintindihan yung mga illustration dito. Ngayon, kung save ka, naintindihan mo yan, ikaw yung iligtas ng Panginoon, hindi ka nga karapat dapat, pinatawad ka niya, makasalanan ka, pero pinatawad ka, tapos, ba't parang foreign sa iyo yung pagpatawad sa iba? Hindi, dapat, ano sa iyo, normal sa iyo. Naintindihan mo yun. Maalala mo lang na ikaw mismo pinatawad. Patawarin ko na nga rin iba. Amen? So, again, ano yung ating title? Yung new man. Kalimutan na natin eh. Lahat yun. Yung mga maayos na mga yan, kind one to another. Ito po yung new man. Ito yung hayaan mong idamit mo. Amen? Amen. So, naitindihan po? So, yun po yun. Ay, kawawa naman yung body. Kaya mo siya. Alagaan mo lang din, okay? Hindi ka nang sinabi magpapangit ka, hindi ka nang maligo. Alagaan mo lang, pero under siya, okay? Okay, doon na tayo matatapos. So, next week po, actually, yung 5 and 6, puro mga practical application na naman. Ganyan na dalas yung mga epistle, eh. So, sana huwag kayong makawala. Amen? Napakaganda pa nito. Let's pray. Lord, maraming salamat. Bagamat matagal, Panginoon, I pray na natindihan po namin ang bakit kami naaaral ito, Panginoon. Napaganda ang mga illustration niyo, Panginoon. Iba dito, familiar na sa amin. Dahil ito po'y paulit-ulit na i-preach. At nawa ngayon, especially, dahil inisa-isa namin, makita namin kung paano isasagawa din ito, Panginoon. Dito, imposible. Binibigyan maraming example, mga illustration, Panginoon, sa iyong salita. Natotoo naman sa reality, Panginoon. Nabanggit, Panginoon, yung old man, new man, kinontrast, Panginoon. Andyan yan, reality yan. But pwede namin isang tabi, Panginoon, yung mga dating gusto namin, dating pinapairal namin. At ang pairali namin ngayon, dahil kami naligtas, alam namin na may ginawa kayo sa amin, Panginoon, according sa yung salita. Pinaborn again, ano ba yan? Pinanganak magmuli, ano ba yan? Ito yung spirit ng Panginoon na nasa amin na. Kaya sabi din na all things are passed away. Behold, all things have become new. Yung bagay na yung Panginoon, kami din po yun. Ang bagay na ginawa niya sa amin, Panginoon. Yung man, yun ang pairali namin, Panginoon, di namin neglect by means of reading the Bible always, Panginoon. Mag-pray lagi, Panginoon. Kayo lagi isisip namin. At lalo yung mga bagay, Panginoon, talagang maglalapit sa amin sa inyo, Panginoon. Pag-attend, fellowship, mag-aano salita, pray, yung mga bagay ng Panginoon. So, mga kayo po'y pala sa bawat isa, especially magtalima talaga, susunod sa inyo. Kalooban yung iba, Panginoon, naman, ay tulungan niyo rin po. At ma-appreciate nila, Panginoon, at magtiwala sila sa inyo, Panginoon, na kung kayong susundin namin, Panginoon, ay mabuti po ang aming kalalagyan. Mahirap sa umpisa, but kakasanayan din po, Panginoon, pag yung salita ay minahal na namin, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo manunati at mag-ingat sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.